Mga katinig ni Tayog na po, pastilan ng tawon, nilinog na po dere sa parte sa Magsaysay, Davao del Sur, pero na feel po dato dere sa Dakbayan sa Kidapawan, pero na, muna tingala ko kay sa gipagawas nga kining advisory no sa P-Box kung diin wa man na butang kung pilang intensity nga nasinati diri sa Dakbayan sa Kidapawan, pero nanaganto nga mga empleyado sa ubang nga mga commercial establishment kagabi eh, o nami na ako ika meeting kagabi eh, uban si Francis no si Ralph Francis ug si Kabong nagmeeting mi kagabi eh, nanaganto mga empleyado ni Tayog. Ang sumala sa P-Box nasa 4.4 magnitude no ang nasinati nga Tayog. Kagabi po mga katinig, alas 6 pasado, aduna po ay kaso nga pagpanluthang dinis Dakbayan. Naunsa na ba ni sige nalag pangatake ni mga kriminal o wa pa mga nadakpan no. Mas maayong atong siren kung unsa bang report nga nahipo sa Kidapawan City PNP sa pagpatay sa usa ka mulupyo sa may barangay Sudapin nga sumala pa sa taho nga atong nahipos. Kini nga naasoy nga biktima wa kunoy kalaban. Pero nganong gipatay kung way kalaban? Muna ida kong pangutana diha no. Ang biktimang si Romel Yungyung Cañete nga taga TJC Homes sa barangay Sudapin. Nasa linya sa itong komunikasyon atong makahinabi si City Chief of Police Lieutenant Colonel Ramil Hohilia. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yes sir, good morning at saka sa lahat po na nakikinig po sa inyong programa. Opo, sir, okay lang po ba yung monitoring nyo sa cellphone ho ninyo? Hindi po ba malakas or mahina? Yes po sir, okay lang po sir. Opo. Sir, ano po yung impormasyong nakarating sa inyo at ano po ang progress sa ginawang investigasyon ng inyong mga tauhan doon po sa pagpaslang kay Romel Yungyung Cañete kagabi? Yes po, no? Meron pong shooting incident kagabi at around 6:45. So, with regards dito sa victim na identified natin na si Romel Cañete, 36 years old, ito ay single at walang trabaho. At ito rin ay nakatira sa TGC Homes, Barangay Sudapin, Kidapawan City. So, itong victim na ito, nakaupo ito sa harap ng sari-sari store doon po sa area at yun nga, mayroong lumapit po sa kanya at binaril itong victim na ito na si Romel. Ang unang impormasyon na karating sa amin, nakasakay o nakaupo ito ng kanyang motorsiklo nang ito'y barilin po? Yes, doon po. Sa as per investigation po natin, na doon po siya nakasakay po doon. Upo doon sa harap po ng sari-sari store. Okay. Wala daw pong kalaban itong nasabing suspect. Wala din daw galit sa kanya batay sa pahayag ng mga residente. Pero kaya nga, nagtataka tayo bakit ito pinatay kung walang kalaban. Ano po yung mga nakuha po ninyong impormasyon at ano po yung anggulong tinitingnan ninyo sa inyong investigasyon? Tama po yan, ano? At ganun din po yung ating nakuha na impormasyon na wala pong kalaban itong si Romel Cañete. Basta ito ay nagkakaroon po tayo talaga tayo ng background investigation with regards dito sa victim at may mga involvement siya na with regards dito sa illegal drugs, ano, kaya tinitingnan natin ito ng maigi para makandakan natin ang investigation kasi nakakausap din natin itong mga barangay officials at may mga confirmation with regards kanyang mga activities. So ano po? Nasa watchlist ba itong nasabing suspect? As per kwan information naman sa atin dito, wala ito sa watchlist. But still, biniverify natin yung kanyang involvement po dito. Kasi kahit saan po tayo magtanong po doon sa area na yun, ay lumalabas itong mga information na ito. At saya sa angle na tinitingnan po natin. Uh-huh. But still, magpapatuloy pa rin tayo sa pagkandak ng investigation dito. At kung makausap natin yung kanyang parents or other pa na mga residente doon
for confirmation sa mga information na na-receive po natin. Opo, kadalasan no sa mga lumalabas po na mga ulat pagka ma-involved may kinalaman sa droga yung motibo ng pagpaslang eh hindi nakapag-remit ng kanilang remittance itong mga pinapatay na mga biktima. Sa kaso po ni Cañete, may possibility po ba ito? Yun po ang ikakandak po natin ng investigation dito. Kasi nga, yun din ang mga information na na-receive natin kapon. But still, sinasabi talaga doon na wala naman itong kalaban at impact. Ito nga si Romil ay parang malapit ito sa mga tao. Ano? Kasi nga, ito ay actually, nag-tour guide din ito sa pag may market sa Montabo, nag-tour guide din ito si Romel Cañete. But still, ito ay pending investigation at titignan natin kung ano ba kalalim yung kanyang involvement. May person of interest na po ba kayong tinututukan? Mayroong isang kapitbahay niya doon, no, na taga roon, na nagsabi na mayroon po siyang nakalitan. Mm-hmm. Pero Mel, isa din niya sa angulo na tinitingnan natin kung sino ma-identify natin yung kung sino po yung makalaban niya. Oho. So lahat po yan ay consider din po natin. Sir, gano'n ho ba ka-safe yung ating pong mga residente dito sa Lungsod? Dahil kung yung titingnan, ang dami na ho nga mga shooting incident na nangyari at wala pa tayong nahuhuling mga involved sa mga krimen. Yes po, kung tatanungin po ako kung gaano po kasi, pero ito lang po palagi natin sinasabi. Kung wala ka naman ang involvement sa mga illegal activities, ay masasabi po natin na safe naman po tayo. At karamihan po dito sa atin ay ito ay involved sa illegal na droga yung mga victims dito. At yung palagi ang sinasabi natin dito na pag mayroon kang kalaban, ay sigurado talagang mayroong pag-interest sa'yo. Ganito mga pangyayari. Oo, pero dapat meron din pong resulta. Sabi nga po, malalaman ang kagalingan ng ating mga investigador kapag mahuli ang mga suspect o merong agad na masampahan ng kaso. Yes, tama po yan. Ito naman ay hindi lang po ang kapulisan po natin mag-report po dito. Andun po yung community. Kung wala pong hindi po magsasalita yung community kasi sila po ang nakakaalam sa area. At kung titingnan natin yung crime scene, ay medyo malayo na rin yan at medyo madilim na rin yung area na yan doon. Kaya because dito sa mga insidente dito, yung mga katauhan talagang makapagbigay din ng mga information kasi nga ito yung cooperation ng participation nitong mga lalo na sa immediate family ay napaka-importante po yan kasi ang kinapawan pinti ay pag-facilitate with regards dito sa investigation with the support ng immediate family at saka sa community. Kumusta naman po yung problema natin sa illegal ng droga dito po sa Lungsod? Gano'n na ba kalala or gano'n na kalaki yung ating tagumpay na operasyon laban po sa illegal ng droga? Hindi naman talaga natin totally masasabi na wala nang illegal drugs sa area po natin. Oho. Sa particular dito sa Cebu at Marijuana. But still, mga ilan pa rin. But compare nung unang kapanahonan, ng ilang mga taon, ay kumbaga yung supply na pumapasok sa atin ay hindi talaga ganun kalaki. At ito lang masasabi natin, meron pa rin mag-attempt itong ganitong palakaran. Kasi madali dito ang pira. Kumbaga easy money pag nag-English ka dito. Kasi pwede mo lang ilagay sa bulsa mo ay malaking pira lang po talaga ito. Aha. Sir, maraming salamat po sa mga impormasyon at panahon na binigay ho ninyo dito po sa ating programa. Baka may mga dagdag po kayong impormasyon na ibig pong iparating sa ating po mga kababayan? Yes po. Sa mga kababayan natin dito sa Kinapawan, ang Kinapawan PNP naman ay hindi po nagpabaya with regards dito sa investigation. Sa ganito mga pangyayari, ang gusto ko lang po talaga po namin na tulungan po natin yung ating Kinapawan PNP kung sino pong kailam may makapagbigay na kahit na kunting information para makastart po tayo sa mga investigation na ito. Kasi ito po yung talaga yung tutok po namin na magandang investigation
But still, kailangan din namin na suportan ng mamamayan. So, kailangan po magtulungan po tayo para sa ganitong mga pangyayari. Maraming salamat. Maraming salamat po at sa muli, magandang umaga. Makakatinig inyong nabati si Lieutenant Colonel Ramil Huhilia, ang atuang City Chief of Police, Dennis Dacbayan sa Kinapawan. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! So, tanang ang gulo ginaimbestigahan sa atuang City PNP o sanini ang posibleng may kalabot sa ilegal nga droga. Samtang sa Pikas Bahin, mga katinig, alas 6:13 ng atong oras sa sugod pod kagahapon kining opisina no sa PAO, Public Attorney's Office sa Diris Dakbayan, gisarado kay tungod usa sa mga empleyado niini ang nagpositibo sa COVID-19. Mao na kini si COVID yun, mga katinig, daghang yung gihimong kadaot no sa tuwa. But ang usa sa mga lakang anong gisarado kini para wa na matakdan pa no nga sa naasoy nga virus. Ang gipaniguro sa ni Executive Judge sa Arvin sa Diri Balagot nga ang empleyado nila nga nagpositibo anana sa isolation facilities, gani karon nagahimo na sila og pakig-alayon no sa City IATF, ingon man sa Supreme Court kung unsang mamahimo nga desisyon kung hangtod kano sa ba isaradong ilang opisina. Kay ang lain pang mga chamber o branch of court no, mga clerk of court naka unsa tawag nini, isarado pud usab kung depende sa mamahimong desisyon, sumala pa naka tail out pa no ang naasoy nga mga opisina. So dako pud ang epekto niini no sa tunga pangadlaw-adlaw nga panginabuhian, mga katinig, kining ingani nga mga kaso basta adunay opisina sa gobyerno ang isarado, labi na kung adunay mga transaksyon, mga legal transactions no nga pagahimuon. So wa pa klaro kung hangtod kanusa isarado, but expected today magpagawas og bagong statement no ang opisina ni Judge Arvin Sadiri Balagot kalabot niini. Alas 6:14 na ngatong oras, mo nang kinahanglan yun natong pakusgo ng atong immune system. Organ yung bugtong pamaagi para dili kita basta-basta maigo ni ining virus sa COVID-19. Karon ginahisgutan pa no ang kining bakuna. Pero adunay ni gawas nga balita, dili daw pwede mamahimong chosi no. Mamili og bakuna ang mga Pinoy kay ngano wala nay limitado sumala pang supply sa vaccine sa tibuok kalibutan, kaya tungod ang mga adunahang mga nasod ang naunang nagpalit og bakuna o pulpul mga katinig, kining ato ang mga nagdumala sa pagbatok sa COVID-19. Kinsa man ni mga nagdumala niini? Unada, number one, si DOI Secretary Francisco Duque ang gustong kanunay mangumisyon, dungagan pa sa mga daghang kayong kurakot sa gobyerno, mga katinig. Mamani, kinsa ba dapat mahayan nato niini kining pagkaulahi sa tuang nasod sa pagpalit og bakuna? Ang ato ang atong sistema sa gobyerno, no? Mamani, dako kayong suliran, mga katinig. Ay nalang pastilan. So, ing ana ka kupad kayo. Kupad kana mga nagdumala sa tuang gobyerno. But anyway, diri sa tuwa sa Kinapawan City, giandam na pod, plansado na no ang katong mga paghimuong pagbakuna kini kung maabot na ang COVID-19 na vaccine sa natong nasod, kay magdepende man usa kita sa nasyonal. Pero ang local government sumala pa, andam na ang gatong vaccination na rollout plan kontra COVID-19. Gani, aduna na yung mga storage facilities ang giandam na. O niya ang mga nurses, mga midwives, o gusto ba mga pharmacists, no? Ang mo trabaho sa pagbakuna, gi-train na usab. Pero doon ay problema pa niini kay sumala sa Department of Health, mga katinig, gikinhanglan pa og special nga syringe o kanang ringgilya nga gamito no sa pagbakuna sa mga katawhan. Ang dakong panguntana niini karon, ikaw musugot ba ka nga bakunahan ka sa bakuna kontra COVID-19? Oh, dapat atong tanawon unsay makaayo may atong buhaton.
Ang uban maniguro kay tungod sa nitabo una ding baksya nga isyu. Ikaduha katong mga namatay dito sa Norway nga gi-indikan og kining bakuna kontra sa COVID-19, pero kato adunay mga complications, dunay mga allergies sa reaction. So kini gipangandaman na usab, no? Pero unsa ba ang sistema sa pagbakuna niini? Susama ba sa laing tambal nga i-inject siya sa panit o niya obserbahan kung adunay daotang epekto? Pero ang problema man gud niini kay adunay temperature, no, nga kinahanglang i-preserve kining naasoy nga bakuna. So mao na yung mga dapat po natong gusto nga masayran, pinaagi po sa itong mga health authorities. Ang ato po mga health authorities diri, hilong talilong po sa pagtubag. Kaya nga no, wala po sila kabalo unsang sistema sa paggamit ni ini. Mao na ginaistudyuhan pa hangtod karon. Alas 6:18 na nga itong oras. Nibalik na ang kahimsog o wala na ginaproblema sa bana ni Bimbim Gikana nga si Marshall taga Suhotan, Badian, Cebu. Ang iyang kidney problem tungod sa iyang pagtumar sa Yaka Herbal Capsule. Iyang kidney ba kuya? Nya, dugo sa saka. Okay, then among na siyang gitala sa hospital. Ang gikuan sa doktor, i-dialysis na lang siya. Mungitay na po ang Yaki. Sumana na mo siyang painom. Dani, nawala na kuya. Then makatulog na po siyang tarong kuya. Salamat kayo sa Yaki. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini, matabangan ka aron nga mukita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3, ug probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas, ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds, ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho, ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes, o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate, natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus, palapian impas, mapalit sa mga butika. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Makit-an kini sa Duralinks Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quinto Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendra Stream, beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan, maker of quality sportswear, school and company uniforms. Odron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan.
ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:22 ng atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Unsa inyong ikasulti dire sa panukala, no? Sa National Economic Development Authority nga ipailawom na ang tibuok nasod sa Modified General Community Quarantine. Dire sa tuwa sa itong lugar, nagpasalamat kita kay napasagyapon kita sa MGCQ. But ang atuang silingan, ang Davao City, na gusto na gyud mag-MGCQ, no? Monay na kong pangutana diha karon. Silingan nato, taas kay kaso sa COVID-19 na gani kapin 2,000 ang ilang aktibong kaso hangtod karon nga naa sila sa GCQ, no? Excited na gyud ang mga tao. Nasa atong linya sa atong komunikasyon si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan. Yes, magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig. Opo, ano ho yung nakikita ho ninyo sa usapin ng panukala ng NEDA na kailangan nang ideklara simula sa Marso 1, isa ilalim sa General Community Quarantine ng buong bansa? Yes, well, actually, politik na debate na lang sa with NEDA, no? Kasi nga, ano talaga nila, kabuhayan or buhay. It seems like na parang desperate na yung ating administration when it comes dun sa ano, no, sa economic recovery. Kasi talagang tama yung Pangulo, no? Talagang pababa, pabagtak na yung ekonomiya natin. And kailan ka ba tayo mag-open? Sabi nga natin, itong, ano, no, itong 2021 is our year of recovery. Marso na, next week, so wala pa rin tayong vaccine, no? At hindi pa rin tayo nag-open up. Kaya nakikita nila na anyway, medyo pababa naman daw yung trend. Bakit hindi na lang daw mag-open up? Yung problema natin dito kasi it took us a while, no, para mapababa natin ng ganito itong ating itong ating infection rate. Tapos mag-open up tayo na wala pa tayong vaccine. Medyo ano yata, no, medyo nakakatakot. It's very risky. Alam natin na parang ang nangyayari dito, matirang matibay na lang. Oh, parang gano'n, no? Although, sabi na nga natin, naiintindihan natin bakit gano'n. Pero yun na nga, no? Tama rin siya sa ni Governor Salcedo, no? Na hindi rin natin makikita talaga yung effect, yung maximum effect ng pag-open up ng economy kung wala din tayong vaccine. Kasi gano'n pa rin, no? Takot pa rin yung mga tao, no? Takot pa rin gumastos, no? Kasi nga, nasa pandemya pa rin. So kailangan talaga na ang unang gagawin dapat ng gobyerno, bilis-bilisan nila yung pag-roll out ng vaccine. Yun yung medyo disappointing with the administration. Kasi nga sabi nga natin, no, magmamarso na, wala pa rin tayong vaccine, no. Ni isa wala pa tayong turukan except yung mga ano na yung ating PSG. Oh, pero yun, ano, mga sigurista. Handa na yung mga LGU, no? Nagkaroon na ng dry run dito sa Davao. Tuwang-tuwa nga yung ating IATF. And sabi nga na tama yung sabi nila, no? Ready ng Davao, kulang na lang yung vaccine. So we are hoping na sana, no, mas mag-focus yung ating government ngayon sa pag-acquire ng vaccine at sa pag-distribute ng vaccine before talaga we can really open up the economy. Kasi tama yung sinasabi ni Governor Salceda na kahit pa i-open up natin yan, may hesitation pa rin sa mga tao, no. Pareho lang din yan doon sa policy, for example, no, na bababaan ng gobyerno yung interest rate sa pag-utang sa bangko. Pero yung mga tao hindi rin naman umuutang kasi nga wala naman din nakikita ng improvement, no, sa
sa business, no? Kasi nga yung mga tao takot pa rin lumabas. So yun, ito yung dilemma na tinitingnan natin, although medyo some of the some of our industries gusto talaga ng gusto talagang mag-open up. Anyway, tama yung sinabi mo. Konti lang naman din itong nasa GCQ na ano eh. Konti lang naman din itong nasa GCQ. Pero very problematic yung mga nasa GCQ. Kasi ito yung mga pinakamalaking mga syudad. No? Like Davao, Metro Manila. Metro Manila. Naka GCQ pa rin. Oh, na, alam natin sa Metro Manila, medyo mahirap yung ano, mahirap mamonitor yung movement ng mga tao. Aside from that, nandito pa rin yung ano, no? Nandito pa rin yung threat ng UK variant na alam natin no, na mas matindi, mas nakakahawa at mas deadly. So siguro for me, mag-focus na muna tayo doon sa ano no, doon sa vaccine. Madaliin at, yung pag-purchase. At pag nandito ng vaccine, pwede na siguro no, kasi anyway, bakit din naman yung confidence ng tao, kasi eto nga sabi ko nga no, kahit na mag-open up tayo pero wala pa rin tayong vaccine, takot pa rin yung mga tao. It will just ano no, it will just defeat the purpose no. Eh lalo tayong nag-open up pero hindi naman gumaganda rin yung ating economy. Oho. Ang isang malaking tanong nga dito eh, bakit gusto ng gobyerno na kontrolin yung LGU na bumili ng vaccine? Gayon sila mismo napakatagal nilang kumilos. Ang mga LGU, kagaya sa amin dito sa Kidapawan, meron ng mga pakikipag-usap doon sa mga pharmaceuticals company at meron ng budget inilaan para pambili. Pero itong gobyerno natin sa national, kinakailangan daw dadaan muna sa kanila. Ang haba pa ng proseso. Yeah, actually, medyo naiintindihan din natin yung kanilang ano, yung purpose na yun. Noong una, medyo nagano din ako, nag-hesitate ako sa ganyan. Pero ano natin kasi, na yung talagang mga kabili lang na mga LGU, ay may mga pera lang din. Yun so, lang. Paano naman din daw yung mga walang perang LGU? So, matibay pa rin yung magiging policy nila. Pero yun na nga, no, siguro hindi na, wala naman tayong problema no, kung dadaan pa rin sa kanila. Pero yung sinasabi natin, sana bilis-bilisan yung proseso, no? Kung may mga requirements na kailangan i-submit, like for example, yung indemnification clause, no? Doon sa pagbigay ng COVAX, kahapon lang yata, no? Kahapon lang natin naipasa yun, na yun naman yung number one requirement, no? Kasi nga, because of the Dengvax problem, takot din yung mga pharmaceutical companies na mag-vaccinate sa atin no, kasi nga syempre paano naman yung mga side effects nito. So yun sana yung ating inasikaso, kasi talagang ang importante talaga dito no, ma-distribute na muna natin yung vaccine no. Ito pa no, i-test pa natin kung paano ito ma-distribute. Alam natin no, nagkaroon na ng dry run sa kanya-kanyang LGU, pero ano eh, it remains to be seen kung paano talaga ito i-distribute at sino yung unang makakatanggap nitong mga vaccine. Prof, maraming salamat po sa inyong binigay sa amin na panahon ano, at time to time kami muli makipag-ugnayan po sa inyo para pakinggan yung gusto namin marinig yung inyong malalim na mga analysis dito po sa ating mga pinag-uusapan, especially sa kaso po ng COVID-19. Thank you so much, Prof. Magandang umaga. Okay, maraming salamat din, Mar Par. God bless po sa inyo lahat. Apo, God bless po. Mga katinig, inyong nabati si Professor Ramon Nabilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Samtang sa Pikas sa Bahin, diri sa probinsya sa Cotabato, mga katinig, adunay maayong balita kaya sumala pa ang katong mga lugar nga nasa ilawom diri sa LCAC program, gideklara na isip cleared na. Sa gikan sa impluensya sa mga komunistang grupo. Gani adunay gihimo nga Joint Area Clearing and Validation Board no. Nga maoy maghimo og assessment niini ang provincial government uban ang tropa sa 10th Infantry Division Philippine Army, ingon man ang Regional Office 12 ug ang 72nd Infantry Battalion na Philippine Army kagahapon gigawas na ang deklarasyon nga cleared na ang mga barangay sa probinsya sa Cotabato ilawom dito sa local communist armed conflict program sa gobyerno. Adunay mga pamahayag ang mga barangay usab nga naghimo sila og mga resolusyon nga nagadeklara isip pa persona non grata sa walhong grupo. Nasa ninyo sa itong komunikasyon ato makahinabi karong buntaga si Lieutenant Colonel Jose Rigunay, ang atuang commander sa 72nd Infantry Battalion Philippine Army. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Sir, mayong buntag.
Mayong buntag po diya, sir. Unsa ka tinuod, sir, nga cleared na? Kini nga, I think, 16 ka mga barangay, no? Nga ilawom ni ining LCAC program sa gobyerno. Pero sa inyo, ha, sa 72nd IB, sa inyong AUR, mga pila lang ni ka barangay, murag pulo yata kung ako masayop. Kumusta ang sitwasyon karon, sir? Human gideklara isip pa cleared na kini sa komunistang grupo? Yes, sir. Sir, mayung buntag sa tanan na listeners ng FM Radio. Yesterday, we have just conducted the Area Clearing Validation Board to our 5 remaining immersed barangay. Apat po from President Rojas and one from Antipas. Mm. And naapa from Pakilala and Tulunan, which is under ng 39th Infantry Battalion. Present yesterday were the triad staff ng battalion, brigade, and 10 infantry division. Nag-attend din ang ating Mayor Jonathan Maimpit ng President Rojas and Mayor Igedio Kadungon ng Antipas. Nagpapasalamat din kami sa time na ibinigay ni Police Colonel Henry Villar ng Cotabato, and most especially ang presence ng atong governor na si Governor Nancy A. Catampo. Well, after satisfying yung apat na parameters in clearing a barangay, ang barangay Kiaab, Lama-Lama, Datingda, President Rojas, Lustre, and Dating Sunduhan, na-declare na po siya na cleared hapon, and na-recommend namin po siya sa province ng North Cotabato na candidate na po siya para kandakan ng RCSP. Ano po yung RCSP po? Yung Retold Community Support Program? Tama po ba yun? Yes, sir. Retold Community Support Program, kung saan po lahat po ng mga program ng probinsya ng North Cotabato, sila po ang priority na nakataga ng basic services o ano pang programa ng probinsya po ng North Cotabato. So ano po yung nakapalob na programa dito? Kabilang ba dito yung sinasabing 20 million pesos na ibibigay sa barangay? Isa po yan sa i-recommend po ng Area Clearing Validation Board. I-recommend po siya na mapabilang sa na mabigyan po ng programa under sa Barangay Development Program. Lalabas po ang approval niyan the next year pa po siya. Sa ngayon, meron na po kasing nakalinyada na mga barangay na priority for calendar year 2021. Oho. Paano ho ma-monitor, ma-implement yung nasabing programa? May binubang monitoring team para dito? Kasi ang isa sa mga nakikita natin sa mga nagdaang mga ganitong klaseng programa, sa simula lang masigasig, katagalan namamatay yung mga programa nga pinatutupad. Yes, sir. From the AFP, from the 10th Infantry Division, naana po kami technical working group para mag-monitor po sa implementation ng programa na nakalaan doon sa 20 million na part ng Barangay Development Program. And aware naman din po kami sa level po ng sa LGU and sa provincial government na aman na po sila ng committee na binuo para mag-monitor po sa implementation ng programa under ng RCSP, lalo na yung BDP program. Oho, ang pagkaalam ko, batay po doon sa plano, nakapaloob doon sa 20 million na budget na ipagkakaloob sa isang barangay na cleared na nasa ilalim ng LCAC ay bibigyan ng pangkabuhayan, infrastructure project, farm to market road at mga farm machineries, ano? Sino bang hahawak doon sa 20 million? Ang barangay o ang LGU o ang probinsya po? Sir, meron na pong circular directive galing from the national government. Malinaw po na sinabi doon na mag-implement po ng programa ang province po ng North Cotabato. Ang nagbibigay po ng mga servisyo o tinatawag natin na PAP program sa activities and plans ng 20 million ay manggagaling po sa barangay, munisipyo na kanilang ipapasa sa province po ng sa probinsya po, provincial government. Ang gagawa po ng plano, mga kailangan nila na programa na bibigyan ng pondo, magagaling po sa barangay
munisipyo. Oho. Actually, napakaganda ng konsepto ng NAC-ELCAC program kung inyo hong titingnan, dahil yung mga tanggapan ng gobyerno ay nagkaisa, tawag rito, pinag-isa at dinadala yung serbisyo sa bawat liblib ng mga barangay na noon ay hindi naabot ng serbisyo ng gobyerno. Pagkatapos ba na madeklara, cleared na ito at may patupad na yung ilang mga programa, hangang doon na lang yun? O paano ho ma-sustain ito? Paano ho ba, kasi itong problema ay matagal, yung problema ng ating mga kababayan kung bakit sila sumusuporta sa mga kakaliwang grupo eh dahil hindi nila ramdam yung tunay na serbisyo ng gobyerno. Yes sir, part po sa parameters po na ma-declare po ang isang barangay na cleared ay mabuo yung tinatawag na people's organization, yung organization ng mga ating kababayan sa loob na barangay. Once na na-organize po ito, tuloy-tuloy po ang pagsuporta natin dito. Kaming po sa Philippine Army, hindi po namin sinasabi na once na-cleared na yung barangay, itapos na po ang programa namin. Mm-hmm. Tuloy-tuloy po ang programa, tuloy-tuloy po ang serbisyo, tuloy-tuloy po ang pag-facilitate namin na yung people's organization, lumaki po siya, kumita, at partnership po namin with the local government unit sa barangay local government, hindi po nagtatapos doon. Patuloy po yun hanggang nandito po kami, nandiyan po kami para pupuntahan, i-assist po yung mga people's organization na yumabog yung kanilang organization sa loob ng barangay. Mm-hmm. Maglalagay din po ba kayo ng permanenteng mga tropa sa mga barangay na ito? Kasi may possibility na posibleng balikan po ito. Kasama po sa parameters na nakasaad sa para ma-declare namin na cleared yung isang barangay, yung ma-establish ang tinatawag natin na ITDS, Integrated Territorial Defense System. Mm-hmm. Nahanap po diyan ang mga CBO, barangay tanod na inorganize para maging self-defense unit ng barangay laban sa pagbalik ng mga bandido o kriminal na mga NPA. May ano ho yung bagani na tinatawag na binuo ng ang bumuo dito yung 90th IB ba yon? Hello sir. May sa mga katutubo po may tinatawag silang mga warriors. Ito pong mga bagani part ng ano nila na ito yung magiging nilang bantay sa tribo. Ang pakakalam po namin na na-empower po ang mga atong indigenous mga IP na protektahan din nila ang tribo nila sa ma-organize, may balik yung kultura na meron nagbabantay sa ating buo. Aha. Sir, kami po ay nagagalak sa panahon binigay po ninyo dito sa ating programa. May mga dagdag po ba kayong mga impormasyon na ibig ninyo iparating sa atin po mga kababayan, especially sa AOR po ng 72nd IB? Una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa barangay captain na nag-participate sa pagsendak ng Area Clearing Validation Board, Barangay Kapitan ng Kiaab, Datulinda, Lamalama, Barangay Sundungan, and Ilustre. And gusto ko lang pasalamatan ang Mayor ng Antipas and President Roas, sinasa Mayor Kadungon and Mayor Maimpit. Salamat sa suporta, pati na rin po sa atong Governor ng North Cotabato, kay Governor Katamco. And sa mga mga NPA na sulod sa area namo, gusto ko lang ipaabot na tama na ang buhay na nasayang, bumaba na sila, mag-surrender, kasi wala naman po sila ng pupuntahan, hindi sila mananalo o hindi mananalo yung hindi tinatanggap ng masa ang kanilang ideolohiya. Thank you so much, sir, at sa muli magandang umaga po.
Magandang umaga po. Maraming salamat. Aha. Mga katinig inyong debate, si Lieutenant Colonel Jose Rigunay. Lieutenant Colonel Jose Rigunay, ang 72nd, bagong 72nd IB Commander nino, nga naka-base diya sa may Magpet, Cotabato. Alas 6:42 na ang atong oras. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipas Cotabato ang ihang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa ihang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si akong isang gipainom og Yaki Vitamin niya nga haplas pud ana niya Yaki pod niya oil nakaron niya basta nang taw busok na entawon. Yan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mamalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi iya nag-aaper sa gadaan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako ni experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din wala ming kaon. Pag tumaro ka ng buntag, mati paghapon yung kaon din siya. Dahil ipatumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Nauliyan ko siya, gutog yung naong ko. Burot na. Burot ang naong ko. Sayang kayo talaga yun. Daghan tambag yung kiyan. Isang tambala sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox girl, parehas ako sa mga beginners. Payag yun siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. High blood, diabetes, heart problem, kidney problem, at liver problem. May kaagapay ka na sa pag-iwas sa ganitong mga karamdaman. Garlic Plus, Sodium Ascorbate. Garlic Plus, Sodium Ascorbate. Taglay ang garlic extract at vitamin C na mabisa nagpapatibay ng ating katawan para labanan ng mga karamdaman. Nagpapaganda ng daloy ng dugo, nagpapababa ng blood sugar level at blood pressure. Para iwas komplikasyon, mag-Garlic Plus araw-araw. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Panas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium Muabag Spot Asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kabayo, kanunay, pakana o MM Face Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta MM Face Premium. Maayong magpatubo. Ang pagkaguba sa mga mata ukon retinopathy ang isa sa mga posibleng komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LI Resort and Hotel. Your home away from home. Ganahan mga pisa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab. Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako ginawara, nindot na akong paminaw. Yeah, taas na ko presensya. Bati na ko sa lawas, nawala na. Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7
Joy FM. Mga katinig, alas 6:41 ng atong oras. Padayon kita na itong programa ng Tinig ng Bayan. Dagang kayo salamat sa tuwang mga nagpaminaw o nagtanaw no? Online sa tuwang Facebook mga katinig. Aha, good morning kay Irene Dawn. Pakigreet lang sa Dolido family sa New Israel. Stay safe and God bless. Oh, New Israel sa makilala. Kay Annabel Ku at good morning kay Mirna Presbitero. Kay Peroy Neng Silk. Oh. Good morning daw para sa Peroy family o sa Ventura family. Sige. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw. By the way, mga katinig, kini nga to ang Joy FM. Mahimo na ninyong mapaminawan, no? Via sa inyong cellphone. Kung doon na inyong mga cellphone na Android, mahimo ninyong i-download kini nga to ang app, no? Actually, gipost na nako sa to ang joyfm.tv nga page. Pwede ninyo bisitahon diha sa ito ang joyfm.tv, pero para okay pod no, mas dali nga kuha na dito ang proseso sa joyfm.tv kidapawan, i-search ninyo na, then na dito ang guide kung paunsa ninyo i-download para bisag asa mo, bisag namos gawa sa nasod, paminawan ninyo kini nga ito ang joyfm diris kidapawan. Doon ay mga reklamo kita na dawat kagahapon kay doon ay mga area way supply sa tubig tungod sa mga pag-ulan na sinati, no? But this time, kumusta ang ato ang sitwasyon sa tubig diri sa Dakbayan Kidapawan ingon man sa Silingang Dapit? Naasa linya sa itong komunikasyon si Engineer Sandy Alquesa, ang ato ang Assistant General Manager sa Metro Kidapawan Water District. Sir, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM po. Good morning, Sir Loy. Good morning sa ato ang mga listeners sa Joy FM, labi na diri sa programa ninyo na sa Tinig ng Bayan. Good morning po. Opo. Kumusta, sir, ang sitwasyon sa itong supply sa tubig karon? Yes, tama, Sir Loy, no? Nag-experience yun kita o mga bugat-bugat ng mga pagulan dito sa ato ang head source sa Saging River, no? Kaning source atong supply sa tubig, no? Indeed, tinuod yun na nga aduna kita yung mga intermittent supply kay kasagaran kada gabi igid, Sir Loy, no? Mo-average yung tag 12 hours, 12 to 14 hours. Atong ginapalong atong linya kay ang rainfall yun na to, dito yung tungod sa ato ang mga landslide areas. And tungod ni ini ang mga despite nga aduna kita yung mga alternative ng mga actions, no, sama sa katong pag-introduce ng mga laing sources, aduna kita yung mga impounding structures na ginagamit ng mga reservoirs, but kaning mga elevated sections gud sa ato ang service area is wala gid nakatubig. Mm-hmm. But so far since kagahapon sa hapon naka-recover naman. But Sir Loy, i-take na lang po na ako ng opportunity, no, to at least inform the public nga aduna na po kita ay threat based sa pag-asa, no, nga adunay low depression nga posibleng mahimong bagyo anytime today, tonight, hantod sa Lunes, katong giingon nila nga Auring. Mm. So, maupod niya mo ang ginapreparasyonan, no? In fact, di kamo ang crisis management team mag-convene po. Kay, unsay mga possible effect ni ini, kay kung katong past 4 days, grabe ang supply na to, no? Pag interrupt, how much more if katong giproject sa pag-asa nga adunay mahimong agihanan ng Mindanao, so it might be another problem para sa tua until Monday sa hapon po, Sir Loy. Subot pa subot ini, kinahanglan na magtigom na daan og tubig ato mga kaigsuunan. Yes, so mogi na siya, Sir Loy, no? Amo gining gina as far as pwede na mo ma-reach out, amo gina inform daan nga ang weekends na to will be a very rainy weekends, no, based sa pag-asa. So ang threat na diha nga posible basig mo ka makaproduce na po ang ato ang Saging River o tagas kaya nga turbidity, so makashut off na po ta, and kung di ta makaprepara, lisod kayo, Sir Loy.
So far, pila na ba ka porsyento karon ang nabalik sa supply sa tong tubig human ato ang crisis na itong nilabay mga tuig? Tungod ako sa tayo. Under normal condition, okay naman ang atong supply, no? Ang dili na lang 24 hours is di Matalam area, no, some part sa Saging, sa Makilala. Mm-hmm. No, but these areas is on the bag na po din siya, kay actually ongoing naman ang atong mga production wells, no. So mo man imo tubag sa ilang mga problema sa supply sa tubig, but until sa karon, no, aduna pa kitay mga around 700 service connections, no, nga dili pa gyud ni sila 24 hours, nga klaro gyud kay nga walay, dili pa klaro ang ilang supply, Sir Loy, no, kay mo ni sila yung mga salin na lang dito sa naapektuhan sa to ang linog last 2019. Aha. Unsa po yung update, sir, dito sa gipahigayon nga exploration, no, sa pipila ka barangay pa isip dugang sa mga source sa supply sa tubig sa Kidapawan? Oh yes, ang ikuan lang nako, sir, Loy, no, i-refresh lang nato ang kuan ang mga pag-inform sa to mga consumers based sa to ang mga previous ka interview. Ang katong luwa ADB na to ongoing na this year, no, sa nagasugod na, doon na kita yung mga pipila ka facilities actually, Sir Loy, no, kung maka-follow mo sa Facebook account sa MKWD, doon na kami karon ng mga reservoirs nga ginapangtindog diya sa San Vicente, Talon-Talunan, sa Kidapawan, Barangay Marbel, no, napunta diha sa mga Kalaisan. Noong katong mga production wells nato diha sa Manubuan, sa aning Bulacanon, no, og Magsaysay, no, and incoming po karon atong source development sa Barangay Balabag, sa Buhay og sa Benavida. So these are additional sources ginisya, Sir Loy, no, muna yung makatubag sa ato ang mga supply sa tubig for the next 3 to 5 years. So galing lang, no, tungod kay aduna po tay mga wala pa na address katong sama sa kong mention tungod sa linog last 2019, maupon ni sila ang ato ang ginaasikaso karon, Sir Loy. Unsay update po dito sa source development diha sa may kwan, sa may LGU pabahay sa Barangay Magsaysay? Ang diya sa LGU, nanami sa phase 2 sa production well, Sir Loy, no, kung makabisita mo diha, actually mo, ang ginakuha na karon, nanami sa pundasyon sa reservoir, no, kay nami elevated reservoir nga ipatindog diha, kay ang production well, human naman ang mga testing, no, nana nakahuman na mig drill, so anytime mo magbarog ang atong reservoir, i-install na mo ang pump, and hopefully, no, before the second half of 2021, mag-operate na ni siya, and it will answer the water supply problem diha ang Gapita, no, mga 5 to 6 barangays ang makabenepisyo ni ini, Sir Loy. Unsa-unsa mga barangay ni sir? Kanasilingan niya? From Magsaysay, Kalaisan, Sumbak, Masibulig, Junction, so kana siya nga area munay ang kunon anak nga production well, Sir Loy. Okay. Ang source na diha gyapon sa Magsaysay, no? Yes, so ang nakabenepisyo mangut ang naka-advantage kung adunan ni siya nga production, mga production wells is mahulog nga endpoint ni siya sa existing system na to, Sir Loy. So katong ginahatag na to diha karon nga production from the poblasyon, so kutob na lang sa Magsaysay, so magkusog-kusog nga atong supply sa poblasyon. The same with Manubuan, no, atong production na ginahatag nato intended for Matalam, the end point of the existing system is ang ato ang ama, so mukusog po ang ato ang supply diyang Dapita, Sir Loy. Ang pundo ba nga gikan sa Luwa ADB nga gigahin ni ining naasoy nga proyekto is a part dito sa 500 plus million nga giutang ninyo? Yes, mao na siya, Sir Loy, no. Mao na siya katong if you can remember the 510 million nato nga loan sa Luwa ADB, no, and kay part na ng nabangunay 10% ng equity from the water district. Okay. So mauna siya ang nagasugod na karon, Sir Loy, no, and for the next 2 years
maging very kuan ang fast track yun ang ato ang pag-implement ng mga projects. Okay. This is composed actually more than 40 projects, Sir Loy. Okay. Sir, salamat kayo sa higayon nga gihatag nimo ni atong programa at least dunay mga development na kalabot ni ining problema nato sa supply sa tubig dinis Dakbayan. So ang mga reason na lang karon kung mawadan og supply tungod lang sa paglubog no sa tubig diha sa may Lawan area. Yes, Sir Loy. And also, Sir Loy, no, for information po dahil sa publiko, ang atong clarifier that will address this turbidity, magkasugod na po, Sir Loy. No? And alaani siya located sa Barangay Perez. So, hopefully, no, everything will be in order for the next few months, Sir Loy. Okay. Sir, salamat kayo og may buntag. Thank you po. Mga katinig ninyong nabati si MKWD Assistant General Manager Engineer Sandy Alquesa. No? So, mayong mga balita kay sa nilabay mga adlaw, mga simana, bulan, problema gyud nato ang supply sa tubig. But anyway, adunay umaabot nga mga dili maayong panahon. Morning ato apong pangandaman kanunay. Busa, always good nga adunay ginaprepara. No? Dapat doon na tayo drum o balde ba kaniya nga ato ang matambakan o maistakan og tubig kay aron di tayo magproblema pag-abot sa crisis. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Mga katinig, 2 ka minuto na lamang ang nahabili ng atong programa. By the way, ako na lang iapas no kining ato ang gusto sa National Economic Development Authority tungod kay gusto nila ipailawom na sa modified general community quarantine ang tibuok nasod. Aduna pay usa ka gusto nilang mahitabo kay sa kasamtangan diri sa tuwa sa Dakbayan sa Kidapawan ang mga pasahero no sa tricycle tulura usa sa tubangan duha sa likod no ang sumala sa NEDA sa ilang recommendation nga gipaboran pod sa Department of Transportation nga dungagan na ang kapasidad sa mga pampublikong mga transportasyon sa mga van tagpila bang pasahero ron unom na lang no usyam mao ni pasahero nga ginasakay so kung dungagan buot pasabot ni ana mga katinig katong physical distancing di na ni ma-observe importante kayo ang physical distancing mas importante ni kaysa sa face mask o face shield di ba nga kung dunay physical distancing ang katong laway nga gikan sa istorya di malagpot maabot didto sa ilahang katapad kay ang mode of transmission sa virus pinaagi manggoda sa laway mga katinig. Tinig ng bayan. Tinig ng... So dapat tanawon pud ni no kay ang gusto makita sa NEDA nga makabangon na kita sa ekonomiya kay kung magpadayon ang paghugno sa atong ekonomiya magunsa na lang ang ato ang nasod mga katinig. Ang Minda natulog. Mga katinig, wala nakita igong oras sa atong programang Tinig ng Bayan. Daghang kayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Musunod na nga atong alas 7 balita. Akong partner na si Kabong Kabong Ponyo, may buntag ka ninyong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Hey, maayo pa si Kwen. Nakatulog na kalawin. Apay na akong bayan na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawano no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimim din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, arundula tay kadulang igong energy, og mabuhat na atong gustong buhay.